Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal sa akin. Shoutout kay Johnny, Ellen Ido, Jean Sablawon, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lynn Caligdong Vlog, Marlinda Alves, Matt Vlog, Ati Bing Bating Burr, at Idol Marvin Maliberan. Welcome at shoutout din sa bago natin na mga member na sina XPG Secret Files at DG Music Weapon. Sa lahat ng mga OFW, sa mga blind community, sa mga baker at mga security guard sa buong Pilipinas, mabuhay po kayo mga idol. Sana tulungan nyo ako makaabot ng 50,000 subscriber pagkatapos ng taong ito. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa mga bago, i-share ang ating mga video at paki-likes mga idol ang ating mga bawat upload. Malaking tulong na po yan sa akin ang mga likes ninyo. At para sa mga nagtatanong sa aking FB mga idol, i-search nyo lamang ang Piroy Mark. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang muling wika nitong si Tatay Kanor. Mayong, tara na. Kailangan nang makalabas na tayo sa kakahuyan na ito. Riba, okay ka lamang ba dyan sa likuran? Ang sagot naman itong si Riba. Huwag mo akong alalahanin, Tatay Kanor. Huwag lamang magkakamali ang mga demonyong ito dahil makakatikim ang mga ito sa akin. Madilim ang buong paligid. Malamig din ang ihip ng hangin na nakadagdag ng tensyon sa kanilang naramdaman. Dahan-dahan nang naglalakad ang mga ito. Ngunit nakahanda na ang mga itak nilang dala. Makalipas pa ang ilang mga sandali, medyo lumakas na ang ihip ng hangin na siyang nagiging dahilan para mamatay ang kanilang dalang lampara. Napatigil ang mga ito sa paglalakad dahil nga nababalot na ng sobrang kadiliman ang buong paligid. Nagmumura na itong si Tatay Mayong na sa isip nito na parang sinadya talaga ng pagkakataon. Agad na kinapa nito ang puspuro sa kanyang bulsa. Ngunit napatitig itong si Riba doon sa unahan dahil kahit na madilim na aninag niya na parang mayroong mga nilalang ang mabilis na papalapit sa kanilang kinaroonan. Kaya agad na inaabisuhan ng binatilyo ang kanyang mga kasamahan. Huwi ka naman agad nitong si Tatay Kanor na inihanda na ang dala nitong itak. Bilisan mo ang pagsindi ng ilaw, Mayong. Mukhang nasa paligid na natin ang mga kampo ng kadiliman. Oo na, Kanor, ito na, sisindihan ko na. Ang sagot naman nitong si Tatay Mayong sabay ng pagsindi sa hawak na ilaw ng lampara. At bumulaga agad sa kanila ang anim na mga nilalang na nasa kanilang harapan. Kitang-kita nila ang mga ito dahil kakasindi pa lamang ng ilaw ng dala nitong si Tatay Mayong. Dahil nga sa gulat at takot nitong si Manong Tutong, natalisod pa ito at natumba sa lupa. Napatras din agad itong si Tatay Mayong dahil sa pagkagulat at kamuntikan pang maitapon ang dala nitong lampara. Maagap naman ang kilos nitong si Tatay Kanor. Mga demonyo kayo! Ano ang ginagawa ninyo sa aming daraanan? At kasabay sa mga pagwikang iyon, ang ginawang mga pagtagpas agad ng matanda sa dalang itak doon sa mga aswang. Ngunit napakabilis na umilag ang mga ito at walang ano-anong hinagip agad ang mga braso nitong si Tatay Kanor at hinila na ng napakabilis ng mga ito. Mabuti na lamang at napakabilis ng kumilos itong si Riba. Wika ng binatilyo doon sa mga aswang. Ano ang ginagawa ninyo kay Tatay Kanor? Bitiwan ninyo siya. At pagkatapos nagpakawala agad ng matutulis na mga suntok ang binatilyong si Riba. Sa lakas at bilis ng suntok na iyon ni Riba, hindi na nakita pa iyon ng aswang at nailagan. Sapul na sapul ito sa panga na siyang dahilan para agad itong tumimbuwang at tumilapon ng ilang mga metro. Basag pa nga ang pagmumuka ng aswang
bago ito tuluyan na tumama sa lupa ang katawan ng aswang. Mabilis na muling nagpakawala ng isa pang malutong na suntok itong si Riba doon sa isang aswang na nakakapit pa rin kay Tatay Kanor. Dalawang magkakasunod na suntok ang mga iyon, isa sa bodiga at isa naman ang tumama doon sa may sintido ng nilalang. Ngunit dahil nga sa bilis ng mga pagsuntok ni Riba, halos magkakasabay lamang na tumama ang mga iyon na agad na napabuga ng dugo ang aswang at namimilipit ito dahil sa sobrang sakit ng bumagsak na ito sa lupa. Rinig pa nga nila ang paglagabog ng tama nito sa tagiliran ng aswang. Dito na nagpulasan ang mga aswang. Nagtalunan agad ang mga ito papaatras. Ngunit sinundan pa rin ang mga ito nitong si Riba. Agad na hinawakan ng binatilyo ang liig ng isang aswang at pagkatapos pinag-uuntog ng binatilyo ang ulo ng aswang doon sa puno ng kahoy. Agad itong napangasab at nawala ng malay. Mabilis naman na tumayo itong si Tatay Kanor at pinulot ang nabitiwan nitong itak. Hindi na nagawa ng matanda na makapagbato ng mga orasyon. Hindi na kasi masyadong kabisado nito ang mga nalalaman tungkol sa mga orasyon. Sa ilang taon na hindi na niya nagagamit ang mga ito, nakakalimutan na ang mga iyon itong si Tatay Kanor. Habang sina Tatay Mayong at itong si Manong Totong, agad na lumapit ang mga ito doon sa kinaroroonan nitong si Riba. Gulat na gulat at manghang-mangha itong si Tatay Mayong sa kanyang nasaksihan sa lakas at kagalingan nitong si Riba. Mga aswang na nga ang mga iyon, ngunit walang ano-anong napabagsak ang mga ito ng binatilyo sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad na wika nitong si Tatay Mayong. "Riba, Kanor, kailangan na natin na makalabas sa kakahuyan na ito. Baka may mga magsidatingan pang ibang mga aswang. Hindi nila iiwan ang mga iyan." Sabay turo ng matanda doon sa mga nakabulagtang mga aswang. Sumang-ayo na rin itong si Riba at Tatay Kanor. Naririnig pa din kasi nila ang mga pag-angil ng mga aswang na nasa kakahuyan lamang. Ilang sandali pa, mabibilis na ang kanilang mga hakbang palabas sa kakahuyan na iyon. Makalipas ang ilang mga minuto, matagumpay na narating nila ang bahay ni Tatay Mayong na wala nang nagpaparamdam pa ng mga aswang. Ginamot nila agad ang ilang galos na natamo nitong si Tatay Kanor. May kaunting sugat din ito, sanhi ng mga mahigpit na pagkakapit ng mga aswang sa matanda. Ngayon, naniniwala na ang mga ito tungkol sa mga aswang at hinding-hindi nila makakalimutan ang mga karanasan na iyon. Napatitig na lamang din itong si Tatay Kanor kay Riba. Hindi niya inaasahan na ganun ito kabangis. Walang takot kasi ito na pinagsasapak ang mga aswang. Tunay ngang nagmana ito sa katapangan ng kanyang ama na si Bunit. Ilang sandali lamang, nagpasyang magpapahinga na ang mga ito. Ngunit sa gabing iyon, sa kalagitnaan ng kanilang pagtulog, nakakarinig ang mga ito ng mga pag-angil sa paligid ng bahay nila ni Tatay Mayong. Mayroong mga mahihinang kaluskos pa nga sa dingding ng bahay ang kanilang naririnig. Ngunit hinayaan na lamang nila ang mga ito. Nagsama-sama na lamang ang lahat doon sa sala at doon na natutulog ang mga ito. Kinabukasan, agad na nilibot ni Tatay Mayong ang paligid ng kanyang bahay at tiningnan ang lahat ng kanyang mga alaga. Lihim na nagpapasalamat sa Panginoon itong si Tatay Mayong nang walang nawawala sa kanyang mga alagang manok at mga kambing. Pagsapit ng tanghali, muling bumalik ang mga ito doon sa may tumana. Ngayong araw na kasi ang kapistahan at pahinga din nila ni Riba sa pag-iinsayo dahil araw nga ng Linggo. Magkakasama pa rin ang apat papunta doon sa kapistahan. Sinadya talaga ni Tatay Mayong na iwan ang kanyang dalawang mga anak na lalaki doon sa kanyang bahay para mayroong makakasama ang kanyang asawa.
sa isip kasi ng matanda. Baka magpapakita pa ang mga aswang na iyon. Batid nitong si Tatay Mayong na dahil sa nabugbog ang mga ito kagabi. Hindi basta-bastang tatahimik na lamang ang mga aswang na hindi makapaghiganti man lamang. Doon sa tumana, ayun, nakisaya na din sina Tatay Kanur at Reba. Mas maraming kaganapan na ngayon at may mga palaro na. At ang nakakuha pa sa kanilang pansin ang ginagawang paligsahan doon sa bunong braso. Hindi naman ganun kalaki ang papremyo, ngunit talagang dinudumog ito ng maraming mga tao. Marami ang mga nakapalibot doon at nagpupustahan pa nga ang mga ito. Kaya nakiusyoso na din doon ang grupo nila ni Tatay Kanur. Wika nitong si Manong Totong. Reba, mukhang napakalakas ng isang iyan . Sabay turo ng matanda doon sa napakalaking tao na kasalukuyang nananalo pa lamang. Ilang sandali pa, wala nang naglakas loob na labanan ang malaking taong iyon. Sa mga nakapalibot kasi, wala nang kayang tapatan pa ang laki ng taong iyon. Kaya inihayag na ng kapitan ng lugar na iyon na ang kampyon sa kanilang paligsahan ay ang dambuha ng tao. Ngunit bilang dagdag sa kasiyahan, nag-alok ng malaking pira ang kapitan kung sino pa ang gustong labanan ang dambuha ng kampyon at talunin. Sa tingin nila ni Reva, malaki rin ang 20,000 piso para sa makakatalo sa taong iyon. Kaya wika nitong si Reva. Ako, Manong Kapitan, gusto kong subukan ang isang iyan. Sabay ng paglalakad nitong si Reva na walang pakundangan papunta doon sa gitna. Gulat na gulat sina Manong Totong, Tatay Kanur at Tatay Mayong sa ginawa nitong si Reva. Wala nang nagagawa pa ang mga ito, kundi tingnan na lamang itong si Reva na kausap na ang kapitan. Marami agad ang nagdududa at nagtatawanan. Matangkad man itong si Reva na nasa 6 na talampakan, ngunit hindi ganon kalaki ang katawan ng bata. Punan pa ng hitsura nito na animoy teenager pa lamang. Pati pa nga ang kapitan, duda pa nga ito kay Reva. Dahil sa suot ni Reva na sunglasses, walang nakakapansin sa kanyang hitsura at walang nakakakilala sa kanya bilang isang buksidor. Wika ng kapitan. Aba, sigurado ka ba, bata? Tingnan mo naman ang makakalaban mo. Kanina pa'y marami ang mga sumusubok, ngunit kahit na isa ay walang nananalo sa kanya. Ngumisi lamang itong si Reva at sabi ng binatilyo. Ganon ba, Manong Kapitan? Kung ganon, ako ang tatalo sa kanya. Mas lalong nagtatawanan ang mga nakapalibot sa kanila. Ang dambuhalang tao, nang marinig niya ang sinasabi ng binatilyo, hindi na ito nakapagpigil pa. Lumapit na ito doon sa kinaroroonan ni Reva at ng kapitan. Agad na wika nito kay Reva nang makalapit na ito. Bata, ang lakas naman ng loob para masasabi mo ang mga bagay na iyan. Baka nanaginip ka pa lamang. Kung gusto mo talaga akong labanan, sige, pagbibigyan kita. Basta sa isang kondisyon, tapatan mo ng 10,000 ang pusta ko para sa ating labanan. Huwag mo akong abalahin kung walang pira ang namamagitan sa ating subukan. Masasayang lamang ang aking oras. Tiba-tiba ka rin naman, dahil kung mananalo ka, bukod sa pirang mapanalunan mo galing sa akin, may ibibigay pa si Kapitan sa iyo. Ang akala kasi ng mga ito na walang ganong kalaking pirang dala itong si Reva. Ngunit nang kumasa na ang binatilyo, napamaang na lamang ang mga bibig ng mga ito. Wika nitong si Reva. Walang problema po iyan sa akin, Manong. Kahit na 50,000 piso, kakayanin ko. Dito na nag-unahan ang mga nakapalibot sa kanila na mga sugarol para makipusta sa labanan na iyon. Lumapit na rin sina Tatay Kanur doon. Wala nang nagagawa pa ang mga ito, kundi makipusta na rin.
Alam nila ang lakas nitong si Riba. Kahit na dambuhala pa ang kalaban nito ngayon, alam nitong si Tatay Canor na walang panama ito sa lakas ng binatilyo. At makalipas ang ilang mga minuto, ayon, naikasa na ang pustahan. 50,000 piso ang kanilang naging pustahan sa bunong brasong iyon. Kung mananalo itong si Riba, bukod sa 50,000 piso na matatanggap niya, makukuha pa niya ang papremyo na galing kay Kapitan. Ilang sandali, napakaingay na ng mga taong nanonood. Halos lahat ng mga ito naniniwala na mananalo talaga ang malaking tao. Kahit na matangkad itong si Riba, medyo may kanipisan kasi ang katawan nito. Pumuwisto na ang dalawa doon sa misa. Nakangisi pa nga ang malaking tao na parang siguradong sigurado na mananalo sa labanan nila. Muling wika nito kay Riba. Sinasayang mo lamang bata ang pira mo. Baka iiyak ka pagkatapos sa ating laban. Napangiti na lamang din itong si Riba. Hindi pa nga tayo nakapagsimula, Manong. Tinatapos mo na agad ang labanan. Baka ikaw ang paiyakin ko pagkatapos ng laban natin. Nagkatitigan na agad ang dalawa. Nakita ni Riba na tumalim ang mga titig nito sa kanya na parang hindi nito nagustuhan ang kanyang sinasabi. Nang makapwisto na ang kanilang mga braso, mas lalong nag-ingay ang buong paligid. Ilang sandali pa, hudyat na para simulan na nila ang labanan. Agad na nagpakitang gilas ang dambuhalang tao. Nais nitong ipakita agad ang layo ng distansya ng kanilang mga lakas. Gusto nitong ipahiya si Riba. Nais nitong talunin ang binata sa ilang segundo lamang. Ngunit dito na napatitig ang malaking tao kay Riba. Nagmistulang bakal kasi ang kamay nitong si Riba na hindi man lamang niya maigalaw. Pinagpawisan na nang malapot ang malaking tao. Hindi ito makapaniwala sa lakas ng binatilyong kaharap. Sa isip nito, saan kumuha ng lakas ang kanyang kalabang binatilyo? Bakit ganun na lamang ito kalakas? Muling kumuha ng lakas ang malaking tao para maitumba na ang braso nitong si Riba. Ngunit tulad sa mga nauna niyang mga pagtatangka, hindi man lamang niya maigalaw ang braso ng binatilyo. Nagsisigawan na ang mga tao. Mayroong mga nagsasabing huwag nang patagalin ng malaking tao ang labanan na iyon. Ang hindi nila alam, ginamit na sana ng dambuhalang tao ang lahat ng kanyang tanga na lakas. Ngunit wala siyang magagawa sa malabakal na kamay ni Riba. Wika naman itong si Riba na napapangiti habang nakatitig doon sa kanyang kaharap. Anong problema mo, Manong? Bakit ka pinagpawisan? Iyan lamang ba ang kaya mo? Ngayon, ako naman. Gamitin mo ang lahat na tangan mong lakas dahil itutumba ko na agad ang braso mo. Magbibilang ako ng 3 para makapaghanda ka. Napadilat ang mga mata ng dambuhalang tao sa sinasabing iyon nitong si Riba. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas dahil kahihiyan ang kanyang makukuha kapag natalo siya sa binatilyong ito. Nang magsimulang magbilang na itong si Riba, kinakabahan na ang dambuhalang tao. Ang mga taong nanonood naman, hindi nila maintindihan ang buong kaganapan. Nakita kasi nilang parang nahihirapan na ang kanilang pinustahan. Ngunit ang malaking katanungan, bakit ito nahirapan sa kalabang manipis naman ang katawan? Nang humantong na sa 3 ang ginawa nitong si Riba, agad na binira ni Riba ang malaking braso ng kanyang kalaban pabagsak. Pilit man na nagpakatatag ang malaking tao para kahit papano naman mapanatiling nakatayo ang kanyang braso. Ngunit parang bagyo na nahila ito pabagsak doon sa misa. Sa tingin pa nga niya, parang wala man lamang sa kalahati ang kanyang lakas kumpara doon sa binatilyo.
Nakangiti lamang itong si Tatay Kanor habang nanonood doon sa gilid. Ang mga tao naman na nakapalibot sa kanila, natahimik, napamaang ang kanilang mga bibig at hindi makapaniwala. Ang kapitan, napahawak na lamang ito sa kanyang ulo at napatitig doon sa binatilyong si Riba. Pati ito, hindi rin ito makapaniwala sa lakas na taglay ng binatilyong dayo.